May naririnig ka ba? Yes. Anong naririnig mo? K-pop song. BTS! At ngayon yan guys, today's vlog will be a very 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 special vlog kasi ngayon makakasama natin dito sa channel ko ang magiging future governor ng buong Aurora. So di ba hindi lang pang Baler, pang Aurora na tayo. Yes. So ayun guys, as you can see, nagda-drive ako, so medyo bawal tong ginagawa ko, no? So wag niyo tutularan. Kaso yan, medyo late na kasi talaga ako. Biglang ngayon nagkaroon ng free na oras si Gov, no? Kaya ito, papunta na ako sa Maria Aurora at nagda-drive na ako. Nandito ako, ay yan, no? So ayun guys, update ko na lang kayo kapag nandun na ako. This will be fun guys, this will be fun. So ayun guys, nandito na kasama mo na si Alira. What's up guys? Ayun si ano, si Gov may kausap. So ngayon guys, ang una nating gagawin whisper challenge. So ayun, magwi-whisper si Alira ng mga bagay na may kaugnayan sa mga platforms ni Gov. So ayan, titingnan natin kung mahulaan niya. Tapos ayan, ayan, tapos i-explain din niya siguro mga brief lang na explanation about dun. So ayan, sana mag-enjoy kayo. For sure. Hello guys, it's Whisper Challenge with my dad, Ariel Saturno Bitong. Hi ka naman, daddy! Hi, hello sa mga kababayan ko, sa lalabigan ng Aurora. Hello! May naririnig ka ba? Yes. Anong naririnig mo? K-pop song. BTS! So, itong mga keyword natin, medyo babaguhin natin ng konti. May twist. Para hindi naman masyadong madali. So, ang una natin ay tungkol sa turismo, turismo, turismo. Kabahay? Aurora is the place to be. gusto kong palaguin ang turismo sa lalawigan ng Aurora. Dahil baka mapabayaan, marami magugutom. Doktor, siyempre, kailangan marami tayong doktor at nurses dito sa ating lalawigan. So, yung plano ko sa health ay magdadagpa tayo ng mga doktor sa Kamandara Ses, sapagkat alam mo, pagkas hindi kaya sa Aurora, dinadala pa ng Nueva Ecija. Nakakahiya. Dapat talaga dito sa Aurora, malutas na natin ang health. Agriculture. Tama! Since yung kinabubuhay ng ating kalalawigan ng Aurora, pagtuturo natin ng pansin ng agriculture, agriculture talaga, sapagkat para matulungan natin yung ating mga maliliit na kababayan. Edukasyon. Dapat ay pangunahan natin ang cleanliness sa ating karagatan. Oo, tama! So, gagawa tayo ng isang araw para po bigyan natin ng pansin ng cleanliness sa ating karagatan sapagkat nakakahiya sa mga turismo para silang pupunta rito kung, kung marumi ang ating karagatan. Tetay mo ng tulad. Senior citizen sa kabataan.
So bibigyan ko ang mga lahat ng senior citizen ng kanilang stipend para po sa lahat, ano po, para hindi po sila kakaingitan. Sa kabataan naman ay siyempre tayo po ay mahilig sa sports, kaya po sila kaalagaan natin para hindi po sila maligaw na landas. Mga kooperatiba sa bawat bayan. Hindi! Tama! So, siyempre, talagang hangad ng lahat talaga ang susi sa kahirapan ng edukasyon. Paghihirapan natin, tulungan natin ang lahat natin mga kababayan na mahihirap, ng mga less fortunate na tao para makapag-aral sa high school at saka sa college. Pangkabuhayan sa kooperatiba. Tama! So, siyempre, maulad na po ang ating lalawigan. Marami po infrastruktura. Ang kailangan natin mga kalalawigan talaga ay hanap buhay. Siyempre, marami pa po tayo mga less fortunate na mga tao na dapat ay bigyan natin ng hanap buhay. Kaya dapat magtayo po tayo ng mga kooperatiba sa kababaihan, sa kabataan, sa matatanda, sa mga isda, sa tricycle driver. Kooperatiba ang sagot sa kahirapan at hanap buhay, siyempre. Pabahay. Tama! So ito talaga ang battle cry ko. Sabi ko nga, marami nang nagawang lansangan, barangay hall, given na po yan. Siyempre, pagtuturo natin ng pansin para po sa mga less fortunate ating kababayan. Sa laki po ng pera ng Kapitolyo, 1.2 billion, dapat po matikman ng ating mga less fortunate na mga kababayan. Bibili po tayo sa bawat bayan ng mga lupa para pagtayuan po natin ng libreng pabahay para po sa mga less fortunate ating kababayan. So ayun guys, ang next naman natin na gagawin with Gom is yung fast talk. So very familiar naman kay lahat. So papapiliin natin siya ng dalawang salita. Tatanungin natin siya ng questions. Tapos kung ano lang yung pinang mag-pop up sa isip niya, yun yung sasagot niya. So Gom, ready na po ba kayo? Yes. Ready. So let's start po. Umaga, gabi? Umaga. Loob, labas? Labas. Leader, follower? Leader. Huling beses na nagalit ka? Kahapon. Huling beses na nagdasal ka? Kanina. Huling beses na nagsinungaling ka? Yung isang araw. Paboritong kulay? Dilaw. Paboritong sayaw? Modern. Pinakamahusay na leader sa Pilipinas? Duterte, siyempre. Pinaka-epektibong paraan ng family planning? Contraceptive. Pinaka-epektibong promosyon ng Aurora? Siyempre, pambidya. Sakaling manalo ka, ano ang unang plano mong gagawin sa Aurora? Ayusin muna ang Kapitolyo sapagkat napakaraming problema. Isang tanong para sa ating Pangulo. Dapat huwag ka nang nagmumura. Isang bagay tungkol sa'yo na hindi alam ng publiko. Mabait ako. Parang alam naman po yan. Paborito mong politiko sa Aurora? Siyempre, Bella Flor Angara Castillo. Idol ko yan. Idol mong politiko sa Aurora? Bella Flor din po. Bella Flor pa din. Tao na gusto mong pasalamatan? Siyempre, pamilya ko. Number one. Tao na gusto mong hingan ng tawad? Pamilya ko pa rin, siyempre. So far po, sa tingin niyo po, what's your greatest achievement? Ayun, napaganda ko ang bayan po ng Maria Aurora. One wish po na gusto niyong matupad ngayong May? Siyempre, manalo. Ito na po, last question na po ito. Lights on or lights off po, Gob? Lights on. Sex or chocolate po, Gob? Sex, siyempre. Maraming salamat po, Gob. Okay, thank you, sir. Thank you po. So, Governor Ariel S. Bitong po, huwag natin kakalimutan bilang Governor ng Aurora. Salamat, mabuhay po tayo lahat. Thank you. A few inches later. So, yun guys, that's a wrap. So, ang hingin ng tricycle. So, sana nag-enjoy kayo sa mga challenges na ginawa namin kay Governor Ariel S. Bitong. Saturno! Yan, Saturno. Kasi nakita niyo ba si Alira, medyo na napagod siya eh. No, nahirapan siya magpahula sa mga nasabi. Iba talaga pag thunders. So, yun guys, pero sana na-appreciate niyo yung mga platforms na inihahain ni Governor. Kaya huwag na huwag niyo kakalimutan sa May 13, 2019, number 1. Number 1 sa Balota! Number 1 sa Balota, yun. Alam nyo kasi guys, nasanay talaga ako ng mayor yun, kaya nasa isip ko talaga mayor Ariel S. Bitong. Ngayon kailangan ko na masanay na governor. Yeah. We're claiming it. Yeah. Kaya
Sana, no, boto nyo guys. Kaasahan namin yun, aasahan namin yung boto nyo. Number one sa balota. Shashade nyo lang naman. Tapos, ayun, okay na. Papasok nyo na sa Picos. A few inches later. And so, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. So, first time nagkaroon ng sobrang bigating tao sa vlog natin, no. All thanks to this, ayun, no. Gandahang kunyaring babae. Oh! Nagkawin lang. Aray ko. So, ayun guys, kasi nag-brown out bago kami mag-I'm out piece, no. Tapos, sabi namin, para matapos na magbabay na kami kahit madilim. Tapos, lupit o, nagka-ilaw bigla. Lakas namin kay Papa Jesus talaga, no. So, ayun guys, huwag niyo kalimutan i-like tong vlog na to. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Once again, this is Nick Berdino. I'm out. Peace. Thank you, May 13, number 1 sa Balota, Governor Ariel. Espito! Bye-bye.